matulungan si Vice President Lenny Robredo sa kampanya sa pagkapangulo, isang crowdfunding program ang inilunsad online ng kanyang mga taga-suporta. Maaari anilang mag-donate mula 50 hanggang 20,000 pesos. Paalala ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, hindi maaring tumanggap ng donasyon mula sa mga banyaga ang isang kandidato. Gayunman, nasa crowdfunding page ang mga katagang, "Ako ay Pilipino at maaari ako mag-donate sa Team Lenny Robredo." Ayon kay VP Lenny, titiyakin niyang walang batas na malalabag, pero may nilinaw siya. Hindi ito sa amin. Volunteer-driven ito. Nung nagpaalam sa amin, pinaalala namin yung lahat na COMELEC regulations tungkol dyan. So while we are not a part of that group, nagbibigay kami ng suggestions para hindi din sila magka-problema later on. Tutulungan anya ng volunteer auditors ang mga organizer. Ang sabi ko, baka pwede na sila yung mag-audit nung lahat ng mga pumapasok na donations para siguruhin na yung transparency and accountability ng paggamit ng donations ay andon. Sa Batas Pambansa 881 o Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon o donasyon sa kandidato ang mga public o private financial institution, maliban kung nag-loan ng naayon sa batas ang kandidato o partido. Mga namamahala ng public utilities gaya ng tubig at kuryente o sino mang may negosyo kaugnay sa likas na yaman. Mga may kontrata, prangkisa at iba pang insentibo mula sa gobyerno. At mga umutang sa gobyerno ng higit 100,000 pesos sa loob ng isang taon bago ang araw ng halalan. Di rin pwede ang educational institutions na tumanggap ng hindi bababa sa 100,000 pesos na tulong mula sa gobyerno. Mga public official, civil service employees at militar, at mga banyaga at foreign government at corporations. Bawal ding mangalap ng pondo para sa mga kandidato pagsapit ng election period mula January 9 hanggang June 8, 2022 sa pamamagitan ng pasayaw, lottery, sabong, palaro, boxing, bingo, beauty contest at iba pang entertainment performances. Maaring madiskwalipika ang sino mang tatanggap ng bawal na kontribusyon. Kasama sa grounds for disqualification, ang pagbibigay o pagtanggap ng kandidato o partido ng transportasyon, pagkain, inumin o anumang may halaga, 5 oras bago at matapos ang isang public campaign meeting, 1 araw bago ang botohan at mismong araw ng halalan. Maaari ring ma-disqualify kung ang kandidato, asawa, kamag-anak sa 2nd civil degree, campaign manager o kinatawan ay magbibigay ng donasyon para sa mga proyekto gaya ng road construction at repair sa loob ng campaign period, 1 araw bago ang botohan at sa araw ng halalan, maliban na lang kung tradisyon sa relihiyon at magbabayad na nakaschedule na bayarin ng mga scholar. Pero ayon sa COMELEC at election watchdog Lente, may bisa lang ito kapag opisyal nang nagsimula ang campaign period mula February 8 hanggang May 7 para sa national positions at March 25 hanggang May 7 para sa lokal. Because itong crowdfunding ay nangyayari outside of the campaign period at wala pa tayong tinatawag na kandidato, hindi ba ito covered ng resolution for contributions to be given to candidates and political parties. Pagkatapos ng halalan, dapat magsumite ang bawat kandidato ng Statement of Election Contributions and Expenditures o SOCE. Kasama dito ang detalyado at sinumpa ang ulat sa COMELEC ng bawat donor at contributor sa kampanya. Sabi ng COMELEC, dapat pag-aralan ang regulasyon para sa online contributions dahil wala namang ganito nung ipinasa ang batas noong 1985. Ina Reformina, ABS-CBN News.